Dr. Legarda, I know na noon pa man, isa ka na sa mga nagtutulak ng hakbang para mabawasan kundi man tuluyang mahinto ang epekto ng climate change. Nasa ang level na po ang Pilipinas pagdating sa ang mga hakbang na yan, Senator? Go ahead. Sa kamulatan po, malaki po ang pag-asenso dahil nung nagsimula po akong mag-advokasya nito more than 20 years ago, parang hindi ako iniintindi or hindi naintindihan ng tao. Pero ngayon po, dahil sa maraming nangyari mga sakuna mula nung nangyari ang Ondoy at Yolanda, yan nagsimula na, nabukas na ang kaisipan ng tao. Pero iba naman yung bukas ang isip, iba rin yung alam yung gagawin. Kaya ang mahalaga, yung alam ng gagawin ng mga tao, ng komunidad at ang gobyerno ay dapat sumunod at magturo din at manguna. Yeah. Dahil yung simpleng paghihiwalay ng basura sa nabubulok at nabubulok, ginagawa ba natin yan? May batas yan, kailangan sundin natin. Yung paghahanda sa mga sakuna, yan ay parte ng disaster risk reduction or para mabawasan ang sakuna, ginagawa ba natin yan? Kaya nag-improve po, pero there's still room for improvement. Marami pang dapat alamin na sana'y tinutuloy rin ito sa mga eskwelahan sa DepEd. Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Nakalive din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John, hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday 6 a.m.